So yun guys, magandang araw sa inyo. So welcome po ulit sa akin. So ngayong araw ito, share ko lang uli about sa ating new sporting. Ito yung mga lilinisin natin. Ayan. So may tumatagos na naman. Dati kasi may vlog ako na senior na. Dito lang nagsisimula yung mga tumatagos nilang is. Pero ayan, meron na naman sa mga ilalim. So isa yan sa lilinisin natin. Then hahanapin natin kung saan nagmumula yung langis. Then yun nga, general cleaning, kung kakayanin, total body. Ayan, lahat-lahat na. Then share ko na rin guys kung paano hugutin. Ito, lalabas natin sa tiyan. Hugutin natin itong makina natin dyan sa kanyang chassis. So yun mga loads, ang umpisa natin tatanggalin ay yung ating battery. So basic lang naman tanggalin yan, dalawa lang naman ang tornillo yan. Then tatanggalin din natin mga boss yung ating mga pairings, U-box, and yung mga wiring nito. So hindi naman kayo malilito sa wiring yan guys, kasi hindi naman siya magkakaparehas, hindi siya papasok sa ibang wiring. So kaya madali lang guys. Then ilang wiring lang naman itong tatanggalin natin na galing sa U-box. Kaya kayang-kaya nyo ito guys gawin. Ayan, yun nga, mas mainan meron tayo para mas naaraga natin yung motor natin. So, tatanggalin lang natin to para mas madali yung proseso ng pagtatanggal natin ng makina at paglilinis. Ayan. Para malinis na rin natin guys yung ating fairings. Then itong hose, pwede dito nyo tanggalin sa tangke. And pwede rin naman guys sa carburetor. Hindi naman tatagas yan kasi may fuel pump yan. Ayan. So option yan sa inyo kung saan yung tatanggalin. Then, ito yung sa ating choke. So madali lang tanggalin yan. Then yung cable lang ating RPM o ng ating cylinder, ito luluwagan lang natin yung tornillo yan para makuha natin yung cable niya at matanggal natin yung pinagkakaptan. So ito yung choke natin. So guys, dahan-dahan lang kasi plastic lang to. Ito, ayan choke natin. Gamit lang tayo ng gis. Luluwagan lang natin yan ng kaunti. Then kamay na yung gagamitin natin kasi plastic lang yan, baka malustre. Then sunod na natin yung ating RPM o yung ating silinador. Luluwagan lang natin yan ng 12. Ayan, pag naluwagan natin yan guys, madali na natin makukuha yung cable nyan. Ayan, madali natin matatanggal. Then ihiwalay na natin yan guys para masimulan na natin. So luluwagan din natin yung shock sa huli kasi ito yung isa na lang paraan para matanggal din yung o mahugot natin yung ating makina. Then isperayin natin yung W40 bago natin luwagan para mas sure na mapipihit natin yung tornilyo. Ayan na, gagamit lang tayo ng socket na 17 guys. Yan yung extension yan para mas madali at mas mahaba, hindi tayo mahirapan. Luwagan na natin yung guys. Then okay na, mahuhugot na natin yung ating makina and malilinis na natin ng ayos. Ayan. So tuktukin lang natin guys para medyo lumusot at lumabas yung ihe. Then hihilahin na natin yan sa kabila. Ayan, kailangan may bangko kayo guys. Ayan, hilahin na natin. And tumawag kayo ng katulong. Kailangan talaga may katulong kayo kasi baka mahirap na biglang matumba. Ayan, tatanggalin lang natin yan. And yun na, makukuha na natin yung ating makina. Malilinis na natin ng ayos. And yun na, at least may matututunan pa tayo kung sa mga ganito pag natanggal natin. Ayan. So ayan mga lods, ito na yung ating makina. Ayan, nahugutan natin. So isang ihi lang naman tatanggalin natin dyan. Then tatanggalin lang natin yung mga wiring para mas madali nating matanggal itong makina. Hindi naman kayo magkakamali lods. Ito lang naman yun. Ayan, then malilinis na natin ng ayos. Ayan. And kung meron kayong mga lilinisin, air filter, carburetor, mas madali nyo naman sasagawa kapag natanggal nyo na. At huwag kayong mag-alala guys, hindi kayo magkakamali sa mga wiring kapag tinanggal nyo siya. Napakadali lang ibalik and then, hindi kayo malilito kasi hindi siya magkakaparehas. So yun mga lods, tanggalin natin yung mga hose. Then tatanggalin natin yung air cleaner natin para mas madali natin malinis yung ating makina.
madali lang naman tanggalin ang ating carburetor kasi mga nakatornilyo lang naman yung magkabila. So ayan, pag natanggal natin yung tornilyo niya magkabila, then mahuhugutan natin yung ating carburetor. So napakadali lang naman guys, basta madiskarte lang kayo. And yun na nga, sabi ko nga, mas may lang na may alam tayo sa motor natin para mas naalagaan natin. So napaka basic lang naman ito guys, kahit first time nyo, kayang-kaya nyo gawin, basta madiskarte lang kayo. So sa mga wiring naman yun guys, hindi kayo magkakamali dyan. Dahil sabi ko nga, hindi siya magkakaparehas, hindi siya susuot sa kabila, hindi siya magpupunta sa kabila kasi same lang yung mga sakit na hindi magkakatulad. Tanggalin lang natin yan para mas malinis natin ng maayos yung ating makina. Kasi may mga cover pen guys na plastic, then goma. Ayan. Ito. So tatanggalin lang natin ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pinakasapin ng ating makina. So tatanggalin lang natin yun guys. Mga nakasuot lang naman yan dyan. Madali lang tanggalin yun. So ito na yung sinasabi ko sa inyo, yung plastic na cover ng ating block. So dyan na iipon yung mga langis, tumatagas, kaya kailangan natin guys tanggalin to. So madali lang naman yan, makikita nyo naman yung mga tornilyo nya, nakakulan talaga yun dyan. Hindi siya ganun kahirap tanggalin, ayan, napakadumi na talaga, and yung langis buubuo na. So tatanggalin din natin yung cover ng ating sa kabila, ating magneto, ayan. So yeah, malilinis na natin ng ayos. Then yung cover yung plastic na ating block. Ayan. So ayan guys. So ayan, napakakapal ng langis. Dumi. So pagka ganito guys, may alam talaga na may alam tayo sa motor natin para naalaga natin. And yun na nga, katipid tayo, may natutunan pa tayo. So ayan mga lord, so next video i-share ko naman kung ano mga pwede natin gamitin about sa panlinis ng ating mga motor, and share ko na rin kung paano magbalik ng ating mga makina, chassis o ating fairings sa susunod natin videos. Maraming salamat po and God bless you sa lahat.